Hi everyone! Welcome again sa aking YouTube channel kung saan nagtuturo ako ng iba't ibang tutorials at nagbibigay din ako ng updates about government services. Kaya kung gusto mong matuto sa channel ko ay mag-subscribe ka na at huwag mo kalimutang i-like, i-share at pindutin ang bell dyan sa baba para ma-notify ka once na may bago akong upload. So for today's video ay mag-a-update po tayo about SSS Disbursement Account Enrollment, kung paano mag-enroll ng bank account details sa ating SSS.DM. So, bakit nga po ba kailangan nating mag-enroll ng ating e-wallet or bank account details sa ating SSS.DM? Ito po ay gagamitin ni SSS sa pag-process ng ating mga benefits, claims, at loans. Kung isa ka sa mga nahihirapang mag-enroll ng bank account details sa ating SSS.DM, para sa iyo ang video na ito, kaya tapusin mo hanggang dulo. Ang unang step po na ating gagawin ay magpunta sa SSS website at i-click itong member button. And then, mapupunta kayo dito sa SSS Portal Member Login Link. I-enter nyo lamang po yung inyong user ID at password and then click Submit. At mapupunta po kayo dito sa inyong homepage menu. I-select nyo lang po yung e-services tab and then click the Disbursement Account Enrollment Module option. Basahin nyo po yung reminders on account enrollment and then tick the box to confirm and click proceed. Next po ay ilagay nyo yung inyong bank account details and then yung inyong bank account number and re-enter nyo lang po ulit yung inyong bank account number. Narito po yung list ng mga bangko na maaari nyong i-enroll sa ating SSS.DM. At kapag nakapag-enter na po kayo ng inyong bank account details, mag-a-attach naman po tayo ng supporting documents. So, yung mga i-a-attach po natin is proof of account, proof of identification, ID or document, then proof of identification, selfie, photo. Kung nakapag-enroll na po kayo dati sa ating SSS.DM, kung mapapansin nyo po, isang document lang yung hinihingi dati. So, ngayon po ay tatlong document na yung kailangan nating ipasa kay SSS. So, yun nga po, kailangan natin ng proof of account kung ATM card with account number and name, bank certificate, statement issued within the current year, foreign remittance receipt, passbook, screenshot of online mobile banking, validated deposit slip. Ang kalimitan po nilang ginagamit dito ay itong screenshot of online mobile banking account at validated deposit slip. Pero kung ang inyo naman pong ATM card ay naka-indicate na yung account number, so maaari nyo po itong picturean at ito po yung i-upload nyo na supporting documents. At dito naman po sa proof of identification, ID or document, ay kailangan nyo mag-upload ng clear copy of your SSS UMID card or a valid government-issued identification card document with your photo and signature. Kailangan nyo din po mag-upload ng proof of identification or yung selfie photo. Mag-upload po kayo ng color and clear copy of your selfie. Hawak ang inyong uploaded proof of account kung SS or UMID card or any valid government issued identification card or documents. E-check nyo po yung inyong details at siguraduhin na tama lahat ng information na inilagay nyo dito and then click nyo lang po yung enroll. At may magpa-pop up po na message na nakalagay na your bank account details will be submitted to SSS. So, i-click nyo lang po yung OK to continue. At pagkatapos nyo po mag-enroll ng inyong bank account, maghintay lang po kayo ng verification para sa isinubmit ninyong supporting documents. At maghintay lang din po kayo ng ilang araw para sa evaluation ng inyong in-upload na supporting documents. At makaka-receive din po kayo ng email kapag approve na ang inyong account. At kapag na-approve na po ang inyong supporting documents, ang inyong account po ay malilisted na dito sa Active Disbursement Account Records with SSS. So makikita nyo po na naka-green na siya. At kung nag-a-apply po kayo for salary loan, after pong ma-approve ng inyong enrollment ng bank account, saka pa lang po kayo maaaring mag-apply for salary loan and then dediretso na po dito sa inyong bank account yung inyong benefits or claims. That's all for today's video. Huwag niyong kalimutang i-like and i-share. Thank you for watching!